Hello guys, welcome back to my channel. Sa inyo po ba ang loob ng tahanan ay lagi-lagi na lamang nag-aaway? Kayo po ba na nanonood na aking video ay laging negative thinking? Alam niyo po ba mga ilan sa mga pamamaraan para po mataboy ang away-away lagi at instead na away-away ay pagmamahalan ang makamta ng ating buong pamilya? At instead na ikaw ay negative thinking, gusto niyo po ba na mawala ito at instead na negative ay positive po ang inyong maisip? At kapag ganyan po ang takbo ng ating pamumuhay, kayo po ay positive thinking at walang away-away ang pamilya, yan po ay napakalapit ng swerte. Diyan nyo po mapapansin na kakatok na lamang, bibiglain na lamang kayo ng swerte na matagal nyo nang iniintay kasi ito po ay naganap sa amin. Ang bidyong ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Hindi po talaga natin maiiwasan ang away-away ng pamilya, 'di ba? Lalo-lalo na kung marami kayong problema ang pinagdadaanan, lalo-lalo na sa usapin ng pampinansyal. Yan po ay napakahirap talaga. In reality, talagang tunay na nagaganap ang madalas na pinag-aawayan ng mag-asawa ng isang pamilya ay sa kakulangan ng pera. Yan po talaga. At madalas pa ay kaya nauuwi sa depression or karamdaman dahil sa pag-iisip ng mga problema. At yan po, yun nga kagaya sabi ko nga po sa inyo, kapag po yan ay inisip natin ng inisip, unang-una, lalo't hindi nyo naman talaga alam ang solusyon kung paano ba ito masusolusyunan, ay iset aside nyo muna, itabi nyo muna ito. Or kaya kalimutan nyo muna, ilis nyo yung inyong isipan sa iba na maganda. Halimbawa, kayo po ay namumblema tungkol sa pera. Dahil yan naman talaga ang pinakamayor na nagiging problema natin, lalo-lalo na kung maraming naniningil sa atin na utang, di ba? O ganito, ipahinga nyo po muna isipan nyo. Huwag nyo muna siyang kaisipin. Lalo-lalo na kung ang isipan nyo ay pagod na sa kakaisip. Tapos, isip ng isip, hindi mamaisip kung paano masusolusyunan ang problema, di ba? Kaya kailangan, instead na ito po ay lumawak pa yung mga negatibo sa ating isipan, nandiyan na yung tipong mainit ang ating ulo. Mainit ang ating ulo, may kumausap sa atin, sinigawan natin, kung ano pa mga nasabi natin na masasakit, dumami pa ang inyong kaaway. At instead na ito po, alam niyo po ba pag po ganyan, yung dumadami pa ang kaaway natin, nadadamay sila sa init ng ulo mo dahil sa kakulangan ng pampinansyal, dahil marami kang problema ang pinagdadaanan, kapangkapako po kayo. Ganyan-ganyan din po naganap sa akin. Kaya sabi nga po ng kapatid ko, aba, lumiliit na ang mundo mo, halos lahat ay inaaway mo, ano bang problema mo? Ayan, di doon ay kahit sa kapatid ko ay hindi ko rin na-share talaga yung tunay na nasa kalooban ko. Diba ganun po yun? Minsan nandun yung hiya, lalo-lalo na kung ang kapatid mo maigi ang pamumuhay, nahihiya ka dahil ikaw ay ganun. Ganun po naganap sa akin, nahiya ko, hindi ko masabi yung tunay talaga nasa kalooban ko dahil maigi ang mga buhay nila, ako lang ang bukod tangi sa lahat. Yan po, at talagang dati-dati, pero hindi ako na ano sa kanila, na hindi ako naiinggit. Ang iniisip ko lang, sana maging gayon din ako. Iniisip ko noon, paano kaya ako magiging yung kumbaga hindi naaasa sa kanila kasi masaklap pa naasa pa nga po ko sa kanila. Ayan, kaya kumbaga, lagi ako nangangarap, lagi ko iniisip na balang araw ay hindi ako laging naasa. Hindi ako lagi na nanghihingi na tulong sa pamilya ko. Ganon, yun ang lagi kong sinasabi. At alam mo, may mga problemang dumarating, laging pasensya, at lagi ko sinasabi sa mister ko, yamot, malapit na tayo umaman. Lagi ko sinasabi po yun, pasensya, tapos, basta lagi kong mga positive po ang mga sinasabi ko, at hindi nyo po ako mariringgan naringgan ako ng mga nega, pero unti-unti ko tong binago. Dahil nga po sa, pero ang hirap, mahirap po yung baguhin. Nakul, naiintindihan ko po yung iba na sabi, hindi nila, kumbaga,
hindi ka agad, yan po, eh, time will come. Darating po yan unti-unti hanggang sa mapansin nyo na iba na yung attitude nyo kesa sa dati. Kasi ganyan nga din po ako, yung masyado ko nega, na kawawa mga anak ko, eh, lagi kong pinapagalitan. At kahit wala ang ginagawa, at tatamad-tamad, ay nako, ako'y naiinis. Ganon, ganon po ang sistema ko dati. Dahil nga sa ako lang ng pampinansyal, ang dami ko iniisip na wala dito sa amin. Paano na lang kami, ganyan-ganyan. Ang dami ko mga iniisip, ni makain, eh, wala, ganon. Kaya, di ba, syempre, kung kayo po nakakaramdam ng mga ganito sitwasyon o nangyayari to sa inyo, mauunawaan nyo kung ano ang ibig kong sabihin na nag-iinit ang ulo madalas. In reality, ito na yung nanagaganap. Kung wala kang pera, tapos may naniningil pa sa'yo, tapos may sasabihin ng anak mo, tapos may gusto kang gawin, yung gusto ng anak mo ay gusto mo rin bilhin, hindi wala kang kayahan na mabili ito, ang sakit sa kalooban bilang isang magulang. Parang inisip ko, ay nako, wala akong silbi-silbing magulang kasi yung mga inaano ng aking anak ay inaasa ko sa aking pamilya. At syempre, hindi naman lahat. Minsan po kasi, kahit na gusto kong lumapit, syempre nakakahiya, lahat na isa kanila, diba? Ganun po yun. Kumbaga, nandun na yung hiya, at is na lang. Hanggat makakaya, ITS, ganun po galing ko. Pero kung halimbawa, hindi talaga, kumbaga, hindi talaga pwede na hindi ako talaga, hindi ko kakapalan ang aking mukha, talagang inakapalan ko. Pero kung hanggat makakaya, ay nagtitiis talaga kami. At kapag ako'y meron, ay talagang hindi ako nahingi, hindi ako naasa. Halimbawa, ako'y tumama. Yun nga po, eh, nagbaano pa ako sa kanila, nag-share kahit alam ko sila'y maigi. Sasabihin ko, ay, tumama ako. Ito, pangapunan natin, andox. Tigi-tigi sa kami, yung mga ganon. Or kaya, bibigyan ko niya, magpapautik-utik ako ng pagbayad sa kanila. Sabi niya, ay, kunti pa naman ang pera mo, ikakatama mo lang. Sige, sa iyo na. Gagayunin ako. Ay, sige, salamat. Ganon, ang mga madalas na nagaganap sa akin noon. Kaya, nung nagsunod-sunod na ang pagtama, ay doon ako nag-isip ng walang nakakaalam na ako'y magninegosyo muli. Kasi nga po, sablay lagi ako. Ganun ang aking mga pinagagagawa, eh, wala nang bumibilib sa akin. Dahil nga po, panay sablay ang aking mga ginagawa. Pero nung nalaman nila na ako po ay nakapundar ng ganyan, ako'y nagkaroon ng ganito, doon sila bumilib at yung aking mga binibidyo ay ginagawa na rin nila. Kasi nasaksihan nga po nila ang aking paghihirap, eh. Ni makain ngay wala, eh, tas ngayon ang laki ng agwat ng diferensya kung ikukumpara sa dati. Kaya po kailangan tayo positive lagi. Ngayon, para po maiwasan natin ang pagiging nega at pasukin tayo ng positive, ay ganito po ang lagi kong ginagawa din. Para kasi, lalo-lalo na kung marami ka talagang problema, ang dali po kasi sabihin na maging positive ka, pero ang hirap gawin, lalo't nasa isipan mo yung mga problema yung pinagdadaanan, lalo't ayan na ang maniningil, di ba? Kahirap ng ganon. Ganito po ang aking ginawa. Kumuha ko na isang papel. Isinulat ko lahat ang nasa kalooban ko. Ultimo yung naniningil at sumisigaw doon sa gate. Sinulat ko dito sa papel na ako ay makabayad sa kanya. Hiling ko na ako ay makabayad sa kanya at matapos na lahat ang mga paghihirap ko sa aking buhay. Lahat ng mga nasa kalooban ko, yung mga naganap na kapapangit. Talagang sinout out ko dito sa aking papel. Lahat yan ay sinulat ko. Dahil ako po ay mahilig na mag-share ng feeling sa papel. Wala namang ibang makakaalam niya. Tapos sinusunog ko po ito. Susunugin po natin to sa may kaldero na silver. Hayaan po natin siyang masunog doon. Ganun lamang aking ginagawa. At habang ito'y nag-aapoy, kumukuha ko ng asin at doon ay binubudbud ko sa nag-aapoy na papel na aking sinusunog, na mga sama ng loob yung mga pangit na naganap sa akin. Sabi ko po dito, habang binubudbud ko yung asin, ay lahat ng kamalasan ko ay isinasama ko na sa pagsunog mo. At gusto kong mawala na lahat ang mga nasa kalooban ko, lahat ng mga problema kong pinagdadaanan, lahat ng kamalasan ko sa aking buhay. Tapos binubudbudan ko yun na nga sinaba ko yung nagsasaltangin na habang nag-aapoy po yan. At pagkatapos yun po, hanggat hindi nauubos, hanggat naaalala ko lagi siya, sinusulat ko na naman sa papel, sulat-sulat, tapos ganun din po muli, sinusunog ko po siya at inaanuhan ng asin. Hanggang sa unti-unti po siyang nawala. At ito po yung bumili po kayo ng ganitong amethyst. Kung hindi po yung ganitong amethyst, yung ganito pong isa. Ito po. Maliit. Ito po, bili ko 1.5. Medyo may pagkaano nga, diba? Siyempre, wala nga tayong pera. Pero ito yung mga panahon na iyon. Meron na po ako nito kasi
almost 15 years na po to sa akin. Napakatagal na po nito sa akin. Yun nga po yung nagtitinda nga po ako ng ano, ng mga good luck, yung mga pampaswerte na kapag magpapapunsoy, kung ano yung paninda ko siyang iaano ko sa kanila na ito ang dapat ilagay dito, ilagay sa ganyan. Ayun, yung mga panahon na yun. Kaya meron ako nito. Kasi, nung 2018 ako, nilabas ko po ito. 2018, sobrang depression. Nilabas ko at lahat ng aking nalalaman ay pinag-aalis ko po yan. Pinag-aalis ko sa taguan kasi pinagtatago ko po ito. Pasaway nga po talaga. At nilimot ko na yung mga ganito ko mga ginagawa at hindi na rin ako nagpupunsoy. Basta yung mga ganon. Lahat yan ay nilimot ko. Pero nung ako po ay walang-wala na talaga, tinapik ako, ay lahat yan ay nilabas ko. Lahat ng aking mga nalalaman, in-apply ko sa akin sarili at ito naman ay nagaganap sa akin. Boom na boom. Hindi ako makapaniwala sa mga nagaganap. Kagaya nga po na sinishare ko nga po sa inyo, dito po, ayan. Hindi ko kalaya magkakaroon ako ng mga ganito at meron pa tayo sa ibang mga bangko. Yung hindi ko maaakalain, dati-dati 1,000 ay talagang masayang-masaya na ako. Halimbawa, sabi ako sa kapatid ko, bigyan mo naman ako ng ganyan, wala kasi kaming gano'n. Bigyan ako ng 1,000 hanggang 3,000, ay masayang-masaya na ako. Talagang tuwan-tuwa na ako, kaya nga po sinag ko nga po sa inyo, ang hinihiling ko lang lagi ay 10,000. Pero, nang dahil sa andami ko ritual na ginagawa at ako'y naniniwala, hindi ko alam magkakaroon ako ng mga ganito, di ba? Talagang na-amiss po ako at ang mister ko hindi rin makapaniwala sa akin. Sabi nga po ng mister ko, alam mo pala mga ganyang bagay, bakit ngayon mo lang ito ginawa? Ay di, ibig sabihin niyan, ngayon lang talaga nakaukol. Kaya sabi ko nga po sa inyo, sabi ko sa mister ko, sisihin mo pa ako. Ibig sabihin, dati-rate, kaya ito ay naganap sa akin yung sobrang paghihirap, yung lesson yan. Ngayon, kaya ito ay nagaganap sa atin ang swerte, kumbaga nakaukol ito sa atin, kaya time will come, huwag po kayo mawawala ng pag-asa kagaya na naganap sa akin. Ganun lamang po inyong iisipin, ay sasabihin nyo po sa isip nyo na ako yayaman na, lahat ng mga pangarap ko ay matutupad, yan po, etas gumawa po kayo ng mga ritual kagaya ng mga sinishare ko sa inyo, napaka-epektibo po niyan dahil lahat ng mga sinishare ko sa inyo ay base sa aking karanasan. At itong amethyst, ito po ay pwede ninyo itali sa, halimbawa, sa inyo pong lamesa, or kaya pwede nyo itong ilagay sa malapit sa inyo kung lagi kayong stress. Nakakatulong po ito para mawala ang stress, yung isipin nyo negatibo. Ganon din po yung mga high blood lagi kayo. Ito lang po. Kaya nga po ako eh dati eh napagkamalang may tipus. Kasi pag ako'y talagang nagalit, talagang ako'y nagwawala at talagang kahit saan. Halimbawa, nasa labas kami. Naku, ganun po talaga ang pag-uugali ko po noon. Pero unti-unti ko po itong binago at nabago sa pamamagitan po ng ito. Kasi pag-ugali mo, mahirap talagang baguhin yan. Kaya lamang sa pamamagitan ng mga ritual na aking ginagawa, unti-unti po itong nagbago at ako po ay naging positive thinking. Kaya kung kayo po ay nega, may pag-usap po kayo sa present, sa mga positive thinking, para kasi pag nega sa nega, walang mangyayari, baka ma-depress kayo, magpakamatay, yung mga nagsuswisay, yung mga ganyan. Kaya mainam, kung kayo makikipag-usap, kung kayo yung negatibo, makipag-usap kayo sa positive para kayo ay maanggihan ng pagiging positive niya. At syempre, kayo, makikinig naman kayo sa mga positive kasi yung nega ay hindi wala magandang maidudulot sa atin yan. Instead na ma-build up ang ating sarili, eh nako, baka kung ano pa ang gawin nyo sa inyong sarili kapag po kayo ay negative din ang nagpayo sa inyo. At magpultang ang laman ng isipan ninyo, hindi kayo makaisip ng tama. Ayun nga po, iisip ka na kayo na ganun ang inyong gagawin. Kaya, kung ako po sa inyo, ay huwag po kayo magpapawala ng amethyst at saka ito pong amethyst at gawin nyo yung ritual na pagsusunog, yan po ay napaka-epektibo dahil yan po ay naganap sa akin. Kung gusto nyo po na maging positibong tao at mataboy lahat ang mga negatibo, ganun lamang po inyo pong gagawin. Isulat nyo po ito, sunugin sa silver na lalagyanan. Makatulong po kasi yon kasi ang silver nga po kagaya na sinishare ko sa inyo, nagtataboy po yun ang mga negative at nang iinggan nyo ng positive para po sa pagbabago ng ating buhay. Kung gusto nyo po magbago, yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing ko. Good luck po sa atin lahat. Salamat po.